and let it be known that you are here with us today. Let it be known that your presence is here with us today. This we pray in your most precious name, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Clap your hands, all you people. Clap your hands, all you people. Oh.
When life gets tough, we have to lift our hands up to the Lord. Amen. Praise Him forevermore. Praise Him. For the joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your grace. Truly, God, in your presence, there is fullness of joy. And at your right hand, there are pleasures forevermore. Hallelujah. We want to be in your presence, God. We want to be with you today. We want to experience your touch today. We need you, Lord. We need you, Lord, more than ever before. We ask you, God, to reign. Come and take your place in our lives. Let us all come to the Lord. Bow down before Him. And let us allow Him to reign in our praises, in our lives. No!
sabi po ng salita ng Diyos in John chapter 4, beginning with verse 23 and verse 24. The hour cometh, and now is the time, that the Father is seeking forth for His true worshiper. God is His Spirit, and they that worship Him must worship Him in His Spirit and in truth. Dumating na ang panahon at ngayon na nga na hinahanap ng Diyos ang mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, marapat lamang na siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mga magulang at kapatid, damang-dama ko po ang kagalakan sa puso ng Panginoon ngayong umaga na sa Kanyang paghahanap ng sasamba sa Kanya, nasumpungan niya ang lugar na ito ng JIL Prayer Garden, ang napakaraming mga taong inunang sambahin, papurihan at dakilain ng ating Panginoon. Kayo at ako ay nasumpungan ng Panginoon sa isang kalalagayan na Kanyang kalulugdan. Palapakan lang po natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! 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 Oh yes, Lord! Hallelujah! Panginoon, yung sinabi mo in Romans chapter 12, verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Panginoon, salamat po sapagkat nakita mo ang kagalakan namin sa aming pag-asa na nakasalig sa iyo, Panginoon. Nakita mo, O Diyos, na sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagdaramdam na dinaranas ng napakarami, narito, Panginoon, ang iyong mga anak, buong tiyaga at matapat na dumudulog sa iyo, sa iyong luklukan sa umagang ito. Panginoon, patuloy kaming nagbubukas ng aming mga puso sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, katagpuin mo rin po ang bawat isa ayon sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, maging ang mga sumusubaybay sa Jesus is Lord Worship and Healing Service na ito, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibang panig ng mundo. Panginoon, hayaan mong ang gawain ito'y tunay na maging pagpapala sa bawat isa na makakasubaybay ng gawain ito. Anoint the lips of your servant as he share your word, O Lord. And may he speak what the Spirit is saying in this last day, Lord. At ayan mo, Panginoon, may we all hear the prophetic voice of the living God through him, Lord, sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko po na ang pagpapalang kaakibat nang iyong salita na aming mapagbubulayan ngayong umaga ay tunay na matanggap ng bawat isa. Sino man ang may sakit, sino man ang may karamdaman, ano man ang kabigatan sa buhay, lalo't higit sa lahat ang mga taong nandirito ngayong umaga sa JIL Prayer Garden na unang hinahanap ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Panginoon, mangusap at magpala ka po sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng bagay at inaangkin namin ang tagumpay habang maingat namin binabalik sa iyo ang papurit pa salamat sa ngala ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Let's give God the best clap offering of praise and let us shout hallelujah! Praise God, praise God. Makakaupo na po tayong lahat saglit. Good morning! Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen?
Praise God. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating gawain ngayong umaga. Ito po ang Jesus is Lord Worship and Healing Service na sumasa inyong tahanan mula po dito sa JIL Prayer Garden, 101 MacArthur Highway, Bunlo, Bukawe, Bulacan, Philippines. Ang gawain pong ito ay isa lamang sa gawain ng JIL Church Worldwide na nakascattered in Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa biyaya po ng Panginoon, tayo po pagkaraan ng 43 taon sa biyaya po ng Panginoon, ang atin pong gawain ay nakarating na sa halos 70 bansa sa buong mundo. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Kaya po sa lahat ng mga sumusubaybay sa around the globe na nakakapanood po ngayon sa pamamagitan po ng YouTube channel ng JIL Church Worldwide at ng atin pong Facebook page ng JIL Church Worldwide, magandang araw po sa inyong lahat sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, ciao sa mga nasa Italy, and we pray po na patuloy kayong mapagpala ng Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating gawain. At sa biyaya po ng Panginoon, tayo rin po ngayon ay napapanood dito sa Pilipinas, sa iba't ibang isla, ika nga po natin, because we are composed of 7,100 island, no? At sa biyaya po ng Panginoon, napapanood din po tayo sa A to Z Channel 11 at Digitalized Channel 20, gayon din po sa ating Light TV God's Channel of Blessing. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating gawain. Mapapakinggan po natin ang mensaheng iyahatid sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong Director for Northern Luzon Operation and Central Luzon Operation based in San Fernando, Pampanga. Let us welcome our dearest pastor, Pastor Alex Garcia. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Jojo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid sa ating pong Central Church here in our JIL Prayer Garden. It's a blessed and humbling privilege po to worship the Lord with you. Kasama ko ho ang aking dear wife, Dr. Lillian. At ako po ay naatasan upang mag-minister ng salita po ng ating Panginoon. Kahit pagbati po sa pangalan ng pinakadakilang ang ating Lord Jesus Christ na siyang dahilan po ng ating pagtitipon. I don't know about you, napakahirap ma-imagine ang buhay kung wala ang Panginoong Hesukristo. Can we say amen to that? Palapakan nga po natin sandali ang ating napakabuti at makapangyariang Diyos. He is the very reason for our existence. At pagbati din po sa lahat on behalf of our beloved pastor, ang ating pong Bishop Brother Eddie, and also on behalf of our Vice President, ang ating pastora, Joby Binalia. Alam po ninyo, ang mga churches natin laging nakatingin sa prayer garden bilang inspirasyon. Dahil ito nga po ang ating sentro at umiinom ng kalakasan ng ating po mga JIL churches because of the messages and the worship services being held here. Alam ko, galak na galak po tayo dahil mukhang matagal-tagal na nahinto yung pong ating mga worship services. And we're so glad na tayo ay alert level 1 na. At medyo mas maluwag na dahil aminin natin,
Kahit blessing ang online, bakit ibang-iba pa rin yung in-person worship service? Sino po yung aayon sa akin doon? Let's give Him praise. We thank God for this opportunity to gather together in person to worship the living God. Dahil tanging Diyos lamang po ang talagang pwedeng makapugto sa kauhawan ng kaluluwa at ng inner life ng isang tao. We're not just physical body na pinupulbusan at inaayusan. One day, this body will go to dust if rapture will tarry. Meron tayong inner man. At ito po ay ang ating spirit. Ito yung ating soul. Ito yung nalalang kalarawan ng Diyos. Ito yung nangangailangan ng kaligtasan. At when we receive Jesus as our Lord and Savior, nabuhay yung spirit na yon. Biglang may naunawaan tayong mga bagay-bagay ng buhay na dati hindi natin naunawaan. And one day, our life here on earth will stop. Pero salamat. Itong tema natin, hango sa ating last year's anniversary theme, God's Triumphant Hope. Kaya may emphasis po ng hope ang lahat ng monthly theme. For this month, a joyful hope. Can we say together? A joyful hope. One more time, louder please. A joyful hope. Isang nagagalak, may kagalakang pag-asa. Dahil mukhang nawala na ang galak sa puso at isip ng maraming mga tao worldwide because of this pandemic. At salamat dahil somehow humuhupa na. We believe, according to prophetic messages, the Lord will give a chance to people before His second coming. Talagang tayo po ay, whether people believe it or not, the Lord Jesus Christ will really be coming soon. Lahat ng propesiya patungkol sa Kanyang unang pagdating po, naganap. At sa pagsusuri, mas marami ang mga verses on His second coming. God is not joking when He said that He will really come. At nakapagbibigay ng pag-asa yun, ang tawag ko doon, blessed hope eh. So let's not put our hope in this world, let's put our hope in the Lord. Yung external, madali yung magbago, pero kapag ang galak natin ay nakaangkla sa Panginoon, magpabago-bago ang sitwasyon, hindi mawawala ang ating kagalakan at pag-asa na Diyos lang talaga ang pwedeng magkaloob. Palakpakan po natin sandali ang Diyos na buhay. Maganda ho yung banggit dun po sa ating pinaka-gist ng ating March theme, A Joyful Hope. It says in Romans 12 verse 12, nabanggit kanina po ng ating Pastor Jojo, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Magalak tayo sa pag-asang ating tinatanganan sa Panginoon at magtiis kapag tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan sapagkat iyan ay normal sa buhay ng tao. At pagkatapos, be faithful in prayer. Dito mismo ay outline na at kapag nginata natin ito, sapat ng pagkain sa ating spirito. But I'll be preaching a different approach today. Gusto ko lang basahin yung pinaka-tema para na sa ganun, magbigay po ito ng encouragement sa atin. It says here, as a people of hope, we may be waiting, but we are not waiting in despair or dejection. We are waiting with joy because we know that even though the end is not in sight, with the great I am on our side, the end will surely be a wonderful, glorious sight. So we rejoice. Everybody say, we rejoice. Okay, tayo nagagalak daw. We praise and we give thanks to God.
Nais ko po sana bago lang ako mag-minister ng Word of God, kahit tayo nakaupo, umawit tayo ng isang worship song. Babantayan ho natin ang apat na ito sa ating buhay. How many of you want to experience the nearness of God? Yung kalapitan po ng Diyos. Can I see your hands? Every year, ako'y may mga keywords na hinihingi sa Panginoon. Hindi nawawala yung intimacy. Everybody say intimacy. Okay, hindi lang FC. Yung FC, feeling close sa Panginoon but not really close. Intimacy, malapit ka talaga sa Diyos. So, for me, that's always a keyword every year, intimacy. Pero may mga dagdag akong keywords. Dalawa po sa aking keywords for this year is the so-called routine and number two, expectation. Pakibanggit ho, routine. Number two, expectation. Everybody say expectation. Bakit ho? Naku, maraming daw ngayon, bored na bored na. So you've got to help yourself how to build healthy routines. Magandang sinabi ng isang leadership guru, John Maxwell, champions do not become champions in the ring. If you want to see champions, you can see them in their daily routines. I like that. Champions do not become champions in the ring. Hindi naman nagiging basta kampiyon ng isang boksingero bigla nung siya lumundag sa ring. Hindi. Kaya siya naging kampiyon kasi may ginagawa siyang routine. And it's those routines that prepares him to be a champion. So check on your routines. Sa halip na maging bored, check and build healthy routines. Kasi ang dami na may mental health po ngayon eh. Bored na bored. Talagang yung iba ay nagwawala na at hindi alam kung anong gagawin eh. The second keyword I believe that will help us is expectation. Life has the ability to make us battle weary. Napapagod tayo sa mga laban sa buhay. But then God is exhorting us, kahit marami kang laban sa buhay na nakakapagod, huwag nating kakalimutan. God wants us to have high hopes in Him. Kaya gasgas na gasgas man, pero napakahalaga, yung Jeremiah, diba, 29:11, I know the plans that I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, but plans to give you hope and a future. Pakibanggit ko sa inyong katabi, don't lose your expectation. Come on. So God does not want us to lose expectation. He is still on His throne at siya'y nagahari at alam niya ang ating pangangailangan and He'll take care of us. Can we say amen to that? Palakpakan po natin ang Panginoon. Intimacy, routine, expectation. We're gonna sing that song. Let the Lord Jesus embrace you. You are my strength when I am weak, Lord. Praise God. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my sa ating Panginoon ang
ating kauspusong pagsamba ngayong umagang ito. My sin, my cross, and my shame, praise God. Taking my sin, my cross, my shame, rising up, I bless your name. Bless your name. You are my only hope. When I fall down, when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. For the last time, Jesus, Lamb of God, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Take time to embrace the Lord in our worship. Oh, glory, glory. Glory, glory be to the living God. Maraming maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Na sa tuwing kami ay tunay na sumasamba sa iyo, nananalangin, nagpupuri, tinatanggap ang iyong mga salita, lumalakas ang aming inner man at ang aming pananampalataya, Panginoon. Katotohanan man that apart from you, we can do nothing and we are nothing. But Lord, with you in our lives, we can do anything. And we can face anything in this life. Salamat, salamat po ng marami sa inyong patuloy na pagsama sa lahat ng mga tunay na nananalig po sa iyo. Thank you that whenever we worship you, Lord, it is as though we are embracing you at nadarami rin din po namin ang yakap ng iyong presensya sa aming mga buhay. Impressing to our hearts, all will still be well. To those who put their hope in the Lord. We thank you, Lord God. Bless your word for today. This is our prayer in Jesus' name. And always say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God. Thank you, worship team. I will be preaching today sa isa pong pamilyar na passage in the Bible. I think the last time na ako po'y nag-minister ay nagamit ko na ring text, but I would like to approach it in a different way dahil sa season po na kinabibilangan natin ulit ngayon, iinog po uli ang kasaysayan ng ating bansa, maghahalal tayo ng mga leader sa ating pamahalaan in the national level at saka po in the local level. At ito po ay very crucial. Sapagkat talagang totoo yung isang prinsipyong everything rises or falls on leadership. Good leaders will result to good results. Pero kapag nagkamali ang ating mga kababayan sa pagpili at ihahalal ng mga leader, mayors, councilors, governors, board members, congressmen, senators, president, vice president, yun yung mga pagbobotohan po eh. I really feel that it's the duty of the church to at least
give an exhortation from God's Word sapagkat hindi ho biro-biro kapag leadership ang pinag-uusapan. Ito man ay sa kumpanya, ito man ay sa pamilya. Kapag na-mismanage ang pamilya, kawawa ang pamilya. Alam na alam mo yung mga napakagaling maging magulang. Ang kanilang pamilya ay namamanage mabuti. A well-led, well-managed, well-served family will be a blessed family. You put that on a higher level, it's the same. A well-led, well-fed, well-managed church will be a growing church. A well-led, well-managed province or city or mayor will be a blessed and successful province, city, or municipality. And it goes up to the highest post of the land. At napakahalaga po na ang Kristiyano ay tamang may relasyon tayo sa Panginoon, pero mahirap yung tinatawag na Diyos at ako lang. Yung iba nag-grow, kasama ang pamilya, Diyos, ako at pamilya. But they stop there. Maganda ang paalala po ng ating pastor, huwag nating kalimutan ang ating bayan. In our prayers, in our contributions, para na sa ganun ay mapagpala ang ating bansa. So mahirap yung Diyos at ako lang, kailangan idagdag natin Diyos at bayan din. Because whatever happens in our country, in our province, in our city, in our municipality, apektado ka rin at ang iyong pamilya. Tama po ba? You're also affected. So, as God's people, ang ating pong principles ay nakaangkla sa mga salita po ng ating Panginoon. It's very, very clear in the Bible that God really wants His people to participate po in sensible nation building. Yung bang meron tayong ambag. Napansin ko, hindi naman lahat, pero marami tayong mga kababayan na masyadong personalistic. Hindi sila nationalistic. Halimbawa, magwawalis sa kanyang bakuran, pero yung kalat itatapon sa kabilang bakuran. Naglinis nga sa loob ng bakuran, pero yung basura inilagay dun sa kabila, lalo na kung bakante. So it's not a good value. Yung personalistic lang. Yung mga umuunlad na bansa, alam mo ninyo, kapag pinag-aralan, hindi sila mga personalistic lang. Especially during this time that we live in the so-called selfie generation, where people become more devoted to themselves more than being devoted to God. We live in that kind of generation. Masaya siya, pero there's a curse to it. Dahil alam natin, a self-centered life will always lead to emptiness and misery. Sa akin pong pag-unawa, yun ang pinakamiserabling buhay, yung self-centered kind of life. The self-centered mindset will make your world small. Liliit ang iyong mundo. But a Christ-centered mindset will... Are you ready? It will expand your world for the glory of God. Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. So that should be our position as God's people. So, I will be sharing on a simple message na ang pamagat po ay Remember Me, O My God. Remember Me, O My God. It's about heeding God's call to express our love to Him by serving His purposes and by making a God-honoring difference in our generation. Nagpapasalamat po tayo sa buhay ng ating Senator Joel, of course, our Deputy Speaker, Bishop Brad Reddy, who is currently serving God, not just in our church family, but also ang ating pong mga kababayan. Siya po ay Deputy Speaker for Good Governance and Moral Uprightness. Talagang nag-aalab sa kanyang puso ang pangako ng ating Panginoon of a blessed Philippines, but it's preconditioned by when you make God the God of that nation. Blessed is the nation whose God is the Lord. Mahirap po yung angkinin ang
pagpapala ng Diyos na tayo ay nasa buhay ng pagsuway sa Kanya. It's impossible. It doesn't work that way. We want God's blessing. We adhere to His commands at sa Kanya pong mga pangako. That's the secret of life. So, bakit kaya remember me, oh my God? Ito pong nais nating ibahagi sa biyaya ng Diyos. These are words of the servant of the Lord na sobrang aking pagkabilib, a very famous God-fearing politician in the Bible by the name of Nehemiah. So the last time I've also shared about Nehemiah at in-emphasize po natin yung mga practices. But then today, I would like to focus on the character traits of this man of God, isa pong God-fearing politician na sa magitan ng kanya pong buhay, yung wasak na muog ng Jerusalem, yung kalunos-lunos na kalagayan ng kanya pong bansa, inagimalang Diyos, nakabawi po sila. Ang sabi niya in Nehemiah 5:19, "Remember me, remember, O my God, all that I have done for this people and bless me for it." Remember me, O God, O my God, all that I have done for this people and bless me for it. Alam niyo po bang itong mga salitang ito ni Nehemias, there are other passages na ito'y kanyang sinabi. Madaling salita, this is not just something na minsan lang niya nabanggit. It's something that's habitual sa kanya. There are other passages. So, talagang ganun siya lagi. Pag nakagawa ng kahit mahirap na bagay, kahit nagsakripisyo siya, purihin siya o hindi, doesn't matter to him. Basta't alam niyang ito'y tama. Ito po'y kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya naging matibay siya. Hindi siya yung nagko-compromise sa ipinagagawa ng Diyos sa kanyang buhay. And then he ascribes all praise to God. It's his habit to always please the Lord. At sa kanyang buhay, nakikita po natin na nagkaroon ng bridging of the gap of the spiritual, of spirituality and the secular. Ang kanya pong value system na itawid niya, hindi lamang sa pang-spiritual na bagay na confined, kundi ito'y naitawid niya even in the secular. Madaling salita, naunawaan niyan ang pagiging makadiyos, hindi dapat nananatili sa loob lang ng simbahan. Ang pagiging makadiyos dapat ay makikita rin sa tahanan, makikita mo sa community, makikita po natin yan sa work, makikita din natin yan sa governance. So he is an example of a servant of the Lord who is able to bridge the spiritual and the secular. Very powerful example of a servant of God. Magandang sinabi minsan ng ating Pastor Bobot, we love God and country. As one of our church distinctives, our love for God goes beyond the four walls of the church and is translated into our love for others, for our society, for our country, and for the world. So ang ating daw pong pag-ibig ay, at Kristyanismo ay naitatranslate sa pag-ibig din natin sa kapwa natin at sa ibang tao, sa ating lipunan at sa ating bansa. So in fact, that's the real essence of Christianity, asin at ilaw ng mundo. Ano pat ang Lord Jesus Christ ay nagbilin, yung mga ilaw, hindi mo itatago sa ilalim ng takalan. Yan ay ilalagay mo dun sa on top of the table para tanglawan yung kanyang kapaligiran. Ang pagkakaiba nga lamang ng Kristiyano at hindi mananampalataya, yung hindi mananampalataya gusto magliwanag para magpasikat. Pero ang Kristiyano gustong magliwanag hindi para magpasikat. Magkaiba ang magliwanag ka, magkaiba yung magpasikat ka. Sa Kristiyano, kaya gusto nating magliwanag ay hindi para kunin ang atensyon sa ating pong mga sarili, kundi para ibigay ang atensyon sa Diyos
na nagbibigay ng pag-asa at kalakasan kahit sa mga nawawala ng pag-asa. Can we say amen to that? Big difference. So tayo, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo din po ay asin ng mundo at ibinilin ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang asin ay nagbibigay lasa. Ito ay nagpe-preserve. Yun ang pangunahing role ng asin. Katunayan, kung ang asin ay wala ng gamit, itatapon na lang ito at tatapak-tapakan. A typology ng isang sirang patotoo na wala ng impluwensyang maganda. So, the Lord wants us to give godly influence at hindi yung tayo po ang naimpluwensyahan ng kasamaan. Kumbaga, madilim na ang mundo, huwag na tayong makidagdag sa kadiliman. Tayo na tinawag ng Panginoon upang maging liwanag ng mundong ito, hindi para magpasikat, kundi upang luwalhatiin natin siya na totoong liwanag at kumuha sa buhay natin mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. It's a very important calling of every professing Christian who says, Jesus is my Lord. So, napakaganda po nitong halimbawa ni Nehemiah. So with this, I would like to pause for this question sapagkat minsan ay may mga mananampalataya na nagsasabing, ano bang kinalaman ng Diyos sa politika? Yan, very common na nakaka-confuse na kaisipan yun because hindi natin masisisi because maybe the idea and the concept of even some Christians about politics ay marumi yan, huwag tayong makialam dyan, huwag natin pag-usapan yan. Pero kapag pinag-aralan natin, politics is simply governance. Anything associated with governance. So that is politics. And in the Bible, good governance is God's will. Bad and wicked governance is never God's will. Maraming talata po dyan sa Biblia, 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 5, Proverbs 29:2, and many others. Example, dito po sa Proverbs 29, verse 2, NLT. When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan. That's what the Bible says. So there's politics there. So God is interested not just in our personal lives. God is also interested in our society as a whole. He's interested in your family because He is Lord of all. Look at Psalm 33 verse 12 again. Blessed is the nation whose God is the Lord. This is politics. So may sinasabi ang Biblia patungkol sa panggugobyerno. The people He chose for His inheritance. So I hope that when we attend the Church of Calls, we have needs. We want God to touch us and He will. Kasi mamaya, magpipray tayo. Sa habag ng Diyos, normal ang mga himala ng Panginoon sa mga JIL worship services and all Christ-centered services for the glory of God. Amen. That is His promise po eh. But then while we think of our needs, nawa wag ho tayong maasiwa kapag ipinapakita mula sa banal na kasulatan na meron din naman tayong obligasyon. Yung bang ang sarap na hindi lang yung may kailangan tayo sa Diyos, kung hindi yung makita rin ng Panginoon na maasahan niya tayo sa kanyang mga banal na layunin. Just like Nehemiah, he was blessed, he was promoted, cupbearer siya. Pero hindi siya nakakalimot sa layunin ng Panginoon. Hindi sa yung bless me, bless my wife, my two kids, ask for and no more. Hindi siya ganong klaseng lingkod ng Diyos. Maya-maya makikita natin yung kanyang character traits that I pray na yun ay salaminin natin una sa sarili natin kasi yun po'y una yun ay kalooban ng Diyos. It will really help us to serve God's will and make a difference o magkaroon ka ng kaibahan. Yung bang naramdaman ang buhay mo, hindi ka lang yung lumanghap ng hangin, kundi naramdaman po ang buhay natin. Because for all we know, life is not all about us. We're not the center of the universe.
Bagamat yun ang konsepto ng iba na kailangan lahat ng bagay ay iinog sa buhay ko, iinog sa gusto ko, iinog sa kalooban ko. That's not the case. We are not the center of the universe. We are not the CEO of the universe. And it's impossible. Sapagkat anumang nasa sentro, kailangan masustain niya ang lahat. We cannot do that. Hindi mo masusustain ang lahat ng problema. Only God can do that. So God must remain at the center of our lives, and God can sustain everything. Hallelujah. Glory be to God. Amen. So look at this, Proverbs 14:34. Godliness makes a nation great. That's politics. Okay? But sin is a disgrace to any people. So yung konseptong Diyos at ako lang, it's a personalistic kind of concept in life. So mainam talaga yung maalala lagi. Tayo, yes, pamilya natin, yes. Pero wag nating iwanan ang ating bayan. Diyos at bayan. Pwede bang sabihin natin lahat yun? Diyos at bayan. Amen. One more time. Diyos at bayan. Purihin ang Panginoon. At natutuwa ang Diyos kapag kahu ganun, that we're not just concerned on our own needs, but that we tell God, Lord, please count me in to your purposes. I've read the Bible many times. Napansin ko yung mga taong sobrang naiinlab ang Panginoon, katulad ni David. Ito yung mga taong hindi lang yung comfort po nilang kanilang iniisip, kundi ang iniisip nila kung ano yung makalulugod sa Diyos. At kahit sila'y umalis from their comfort zone at maging ma-inconvenience sila, they're willing to do it. Mapalugod lang ang Panginoon dahil that's the character of those who please God. Katulad po ni Nehemiah, na bakit kaya remember me, oh my God? It's good to be remembered by people, but how many of you would agree with me? People can praise you today, but curse you tomorrow. Pupurihin ka ngayon, pero bukas ikikriticize ka at pwede kang sumpain. Companies can hire you today and fire you tomorrow. Even friends can betray you. Isa lang yung nagsabing, ano man ang mangyari, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, at yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Good to be remembered by people. We want legacy. Pero masyado akong na-touch dito sa puso ng taong ito. Ayaw lang niya na manatili siya sa alaala ng tao. Gusto po niya manatili siya sa alaala ng Panginoon. Paglingkuran ng Diyos, so hindi, He remains God. Pero masyadong nahihipo po ang puso ng Diyos kapag kami mga nagsasabing, Panginoon, pinalulugod kita sapagkat karapat dapat ka. Ibang mag-isip na yung mga ganung mga tao. And so, sadly, there are some people ang gusto lang mapalugod, boyfriend, girlfriend, nakakalimutan ang pinakamahalagang dapat tsakin nating mapalugod, mapabilib ay ang Diyos na buhay. I'm not against social media for as long as we use it properly. I use it. But we live in a generation na mas marami pang panahon sa social media, mas connected sa social media kaysa sa connected sa Diyos at sa kanyang salita. That's giving shallowness to so many people. Can I say this with love? Kahit naka-thumbs up po ang lahat ng kamay sa iyong buhay, kapag hindi naka-thumbs up ang Diyos sa iyong buhay, baliwala lahat ng thumbs up sa buong mundong ito kung hindi naka-thumbs up ang Diyos sa ating buhay. Can we say amen to that? Remember me, oh my God! It's a very powerful reminder, and I incorporated it years back. Napakasarap. Let me encourage you to try to practice it. That every time you do good, hindi mo angkinin ang gloria, that's for you, Lord. Remember me, oh my God. Whenever you resist a temptation, that's for you, Lord. Remember me, oh my God. And iba yung magiging pakiramdam mo. Nararamdaman mo nakangiti ang Diyos sa iyong buhay. So, one of the things that touches the heart of God is when we're concerned with His kingdom purposes. Lumalapad ang ating mundo, hindi ito lumiliit. Magandang banggit ng isang lingkod ng Diyos by the name of Pastor Isagani Deslate. I love how he
encapsulize ang kanyang thoughts. He said, knowing where you should stand on any social issue is as spiritual as praying and singing spiritual songs to the Lord. Jesus is Lord, not just over one's personal life. He is Lord over all. Tama siya. Ang malaman daw po natin kung saan tayo titindig sa anumang social issue ay kasing spiritual daw po ng pananalangin at pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoon, ay hindi lang Panginoon ng ating personal na buhay, siya'y Panginoon pang kalahatan. He's concerned kung anong nangyayari sa tao. He's concerned kung anong nangyayari sa lipunan. I pray na huwag dumating ang isang Kristiyano na ang isip lang niya ako, simbahan, trabaho, pamilya, ako, simbahan, trabaho, pamilya. Masyadong maliit ang nakikita at mundo. Gigising sa umaga, kakain, magbabasa ng dyaryo marahil, tatakbo sa opisina, magtatrabaho, babalik, manunod ng TV, and then on, at ganun na lang ang buhay. Not making any difference. I believe God called us to do more than that. In the book of Amos, napaka-relihiyoso ng Israel, pero alam po nyo, ang Diyos ay nirebuke po sila. Sapagkat bagamat may temple service po sila, kinalimutan nila ang social justice. Ang mga pulube at ang mga kaawa-awa, hindi nila tinutulungan. And so God says, itigil nga ninyo ang inyong mga awitin. Tulungan nyo ang mga nahihirapan. Ipinagpapalit o ibinebenta ng pares ng sapatos ang mga tao. So ang tingin sa tao, ipis, sa halip na pahalagahan ang tao. Whether we like it or not, talagang napakarami ang naapektuhan sa pandemyang ito. Mapalad yung hindi nawawala ang habag sa kanilang puso. Kapag sumamba tayo, tinatanggap ng Diyos ang ating pumpagsamba. Can we say amen to that? So, it's not enough to just sing praises and worship and forget about social justice. Forget about righteousness. Ang mga ito ay gospel values. At nai-share ko na po nung nakaraan that in fact, sa preambulo natin, nandoon mismo ang Diyos. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. At part of that ay may pagnanasa tayo to establish a government that is just and humane. That's social justice. Establishing truth, righteousness, justice. Those are gospel values. And it pleases God kapag involved po tayo sa gustong pag-abot ng ating Panginoon. So, napakainam na balikan po itong si Nehemiah and these character traits. So, in my heart, kapag binubulay ko po ito, ako'y umuusal ng dalangin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mga Governor Nehemiah, Mayor Nehemiah, Counselor Nehemiah, Senator Nehemiah, President Nehemiah, kasi pag may Nehemiah na may takot sa Diyos, madaling makabawi ang isang bayan, ang isang probinsya, ang isang siyudad, ang buong bansa. Purihin ang Panginoon. Taong may takot sa Diyos at may paninindigan. So, I will not give an elaborate background of Nehemiah. Kilalang kilala natin siya. But he's really one of the Bible heroes known for effectively leading the successful rebuilding of the broken walls of Jerusalem during his time. Kasama po siya sa mga na-exile in Babylon and in Persia. And because of God's promise that after 70 years of captivity, dahil sumuway ang Israel, naparusahan sila. At ang Diyos ay nangako that after 70 years, the Lord will restore them at ibabalik sila sa kanilang lupain. How many of you have noticed that we have a merciful God na kapag kahit nagkamali ka, pag nanumbalik ka sa Panginoon, kayang muli niyang buwin ang iyong nasirang buhay kung tunay kang manunumbalik sa Kanya. And that is what happened to Israel. So may nauna na pong two batch. Yung unang batch headed by Governor Zerubbabel. The second batch was led by Ezra, the scribe. And here is Nehemiah leading the third
batch nang babalik sa Israel. Yun po ang pinakabuod ng istorya. So sinabi dito na nagpaalam siya sa hari ng Persia, and he is a man of influence po, a cupbearer, hindi yung kapareho ng waiter, no, sa ating kapanahunan. Pag cupbearer ka doon, that's a high position, it's a position of trust. Dahil uso yung paglason sa mga leader, so yung cupbearer ay laging nakatabi sa hari, bago kakain, iinom ang hari, yun ang titikim. So, I trust you with my life, yun ang ibig sabihin. So, hindi siya pipitsuging tao. And to always be on the side of the king, you should be good-looking, you should be well-mannered, you should be cultured. Ibig sabihin, pino ka, matalino ka, and you are ready na mahingang ka ng advice if the king needs it. So that's the stature of this man of God. Hindi siya pipitsuging tao. And bakit Persia, bakit Iran? You know, ang unang imperyo is the Babylonian Empire, which is the modern-day Iraq po. At natalo ang Babylonian Empire, pumalit ang Persian Empire. Alam niyo po ang Persian Empire, it's the modern-day Iran. So madaling salita, these are real people. These are not myth. These are real people who lived on this planet. Hindi kwentong kutsero lang o kwentong barbero lang. And so this guy is... He's an amazing guy. Siya po ay talagang hinangaan sa kanyang tenacity at in restoring zeal to God. Kaya marami siyang ginawang reforms. Hindi lang yung physical na pagtatayo ng bakod ng Israel, kundi maging ang panunumbalik ng Israel sa katapatan sa pagsamba sa Diyos. Dahil during that time, pati ibang Israel, pati Sabbath, binaviolate nila. So this guy has so much zeal to God. Kaya na-inlove ang Panginoon sa kanya. Became a governor in Judah for 12 years. Damhin po nawa natin ang damdamin ni Nehemiah. Ang sabi ng Nehemiah, chapter 1, verse 1. These are the memoirs of Nehemiah, son of Akalia. In the late autumn, in the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem. Verse 3, they said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. Can you agree with me that in our country today, things are not really going well? Malaking factor ang pandemya. Mamaya makikita natin ang ibang statistika. So they are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem had been torn down, and the gates have been destroyed by fire. When I heard this, I sat down and wept. Umiyak siya. Alam niyo po, lalaking tao ito, matipuno. May kasabihan, kapag lalaki nang umiyak, iba na yun. Because usually, men hold their emotions. Pero kapag ang lalaki nang umiyak, iba na yun. Malalim ang kanyang naging burden. And in fact, for days I mourned, fasted, and prayed for the God of heaven. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands, listen to my prayer. Habang tumatangi siya, oh. Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Nawala po kasi ang pabor ng Diyos sa kanila, and so he's pleading to God. Yes, even my own family and I have sinned. We have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses. Please remember what you told your servant Moses if you are unfaithful to me. I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored. And that's the good thing about our God, mga kapatid. Kung napalayo ka, kahit napakalayo mo na,
Kapag natuto kang muling tumawag at sinabi mong nais ko ang iyong mga katotohanan, He can really still restore you. Verse 10, the people you rescued by your great power and strong hands are your servants. O Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to me. In those days, I was the king's cupbearer. So I would like to encourage the congregation na basahin po ninyo ang buong book of Nehemiah, and you will feel the passion and the tenacity. Magliliyab ka kapag ka nabasa mo ang istorya ni Nehemiah. So, I really believe that bagamat medyo isa tayo sa sobrang tinamaan itong pandemyang ito, isa raw tayo sa mga huling makaka-recover, says some analysts, but we still believe walang imposible sa ating Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Diyos. So God wants us to really be involved in sensible nation building. So what are these three characteristics? Kasi I believe that it should, in the light of God's word, it will help us, lalo na sa ating pagpapuna, dapat sa atin ay mahubog po ang mga ito. Pero ang mga ito ay salamin, papaano din tayong pipili ng mga taong maluluklok. There are no perfect politicians, of course. Pero at least yung mga nagde-demonstrate ng ganitong mga characteristic. Kasi ho, election time na naman, and we all know that there will be promises and promises. Pero napakahalaga po na ang Pilipino ay talagang matuto na huwag lang tumingin sa pangako, tumingin sa track record. Kasi hindi all of a sudden nagbabago ang isang tao. When a person is put in the place of authority, dala po niya yung values niya at yung kanyang principles, hindi lang yung pangako niya. Madalas, kahit magandang pangako, whatever ang kanyang values, tinatalo nito ang kanyang mga pangako. Minsan kasi ang mga tanong ng mga tao ngayon eh, sino bang malakas? Hindi naman masamang tanong yon. Of course, dapat itanong din yun eh. Pero palagay ko ang dapat itanong, hindi yung sino yung malakas na tanong eh. Hindi dapat yun ang una. Kundi ang mas magandang itanong, ano kaya ang track record ng taong itong tumatakbo? I believe yun ang unang itatanong eh. Kaso, I don't know, may obserbasyon na ang botanteng Pilipino daw, hindi naman lahat, pero marami, impressionist at hindi analyst. Hindi matalino, malito. Hindi mapili, madaling malanse. Yun ang isang observation. So it's clear that in the Word of God, we need to see track record and character traits. Kaso sa iba nating mga kababayan, hindi naman lahat, ang tingin minsan sa eleksyon, sa pula, sa puti, yung man parang akala nila sila yung tumatakbo. Ah, gusto ko, basta pag bumoto ako, gusto ko yung panalot siya, kahit sino man siya. Ang problema doon, kung sakaling naipanalo mo ang gusto mo, pero ipinatalo mo naman ang bayan mo. Hindi na naiisip ng iba yon. Parang sa kanila sugal, sa pula, sa puti. Parang may mali, ano? Mukha yatang ang dapat sa tama o mali. And better yet, sino ang makagaganap sa hinihingi ng tungkulin? But many people are just impressionist. Pag sinabi pong impressionist, easily swayed. Madaling mapa-impress. And it's okay na magdala ng artista and all of that, nothing wrong. Pero hindi po artista ang manunungkulan. Kung sino yung tumatakbo, sila ang manunungkulan. What are these character traits of Nehemiah na napakaganda? Una po, very simply, genuine concern. Can we say that together? Genuine concern. Tunay na malasakit, hindi po peke o palsong malasakit. And you see, we should not be judgmental to any politician. God loves all people. God gives chances to all people. But while we should not be judgmental,
we need to be objective. Importanteng tayo ay objective para nang sa ganun, ang boto ko na to, hindi lang ito boto para sa akin. Boto ito sa kinabukasan ng anak ko. Boto ito sa pamilya ko. Boto ito sa kinabukasan ng bayan ko, ng syudad ko, ng probinsya ko, ng bayan ko. Can we say amen to that? Palapakan po natin sandali ang Panginoon. So, alam nyo, sa ibang bansa, nagulat ako, yung mga maunlad, pagka daw po dumating ang politiko, nag-house to house, ang dala, plataforma, hindi pera. Ang galing. Tapos, dala din niya ang sarili niya, ang kanyang track record, kilala siya ng tao. Ang dala, plataforma, hindi pera. Kaya kapag nakita ng isang botante yung plataforma, sasabihin niya, naku, mukhang maganda itong plataforma mo, sir. I think I will vote for you. But can I tell you this? If you do not fulfill this platform of government that you're promising, I'm sorry to say that I will be one of those who will say, sir, please resign. Nag-isip ako, kaganda kung mangyari yon sa bansa natin. But many people today no longer say, ano bang plan mo? O basa, may pera ba dyan? Highest bidder wins. Oh my God. May we pray for the Filipino voters as well. Ang problema ito, korap ito. Ang problema, tumatanggap ka rin. So hindi lamang politiko minsan ang nagkakaproblema, some politicians, not all, even among the citizenry, pumasok na rin ang corruption. Kaya pagluklok ng binoto po, ang nangyayari, we are into this vicious cycle. Kumu maraming nagastos, pag nakaluklok na, bawi-bawi ngayon. And the cycle of corruption goes on. Mas maganda yata yung wala akong utang na loob doon sa binoboto ko kasi hindi ko tinanggap yung iniaalok niya. Siya ang may utang na loob sa akin at sa bayan, paglilingkuran nila ang bayan. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, hindi ako nagbibiro. It happens. Twice, ako'y nagpabalik. Abay, malaking halaga ho eh. Binibigyan ako malaking halaga. Eh, hindi ho tayo ganun. We are God's people. Number one, dahil ako'y may takot sa Diyos. Ikalawa, inaalagaan ko yung aking dangal at integridad. I will lose my key kung palihim, tatanggap, big amount. So I politely decline. Ako po'y naniniwala yung mga tunay na asin at ilaw, sila'y naninindigan at hindi sila bayaran. And I really thank God upon seeing some of our volunteers helping in our Sensible Nation Bill. I can't help but to cry. Yung mga kapatiran tayong tumutulong and they're believing in the cause of God's agenda. We are supporting, of course, our very own Senator Joel, our Sibak, and yung mga good politicians. Nagugulat ang mga tao, ano, laki ng bayad nyo siguro, ano? Nagugulat ko sila kapag hindi ho, volunteer ho kami. Ito hong t-shirt na to. Ako ho ang bumili nito dahil naniniwala po ako sa ipinaglalaban ng mga taong sinusuportahan ko. Humahanga ang mga, may ganun pa pala. Yes, I believe there are still many little Nehemiahs in our country who love God and country. Hallelujah! Glory be to Jesus! Genuine concern. So this is the attitude of Nehemiah. Nabasa po natin kanina. So people with genuine concern will not be blind to the sufferings of people and the problems besetting their nation. They will not be blind to the sufferings of people and the problems besetting their nation. So nagka-burden po siya. Kapag nakita natin in verse 3, things are not going well with his people and nation. Nakita po niya yon. He cared to know and he cared to weep. Okay? So we can identify with this. The people are in great trouble and disgrace. Alam po ba niyo marami na talaga hindi kumakain ngayon? Mapalad lang talaga ang mga mananampalataya kasi may pangako ang Diyos that even in the time of famine, you will still have plenty. Kaya minsan halos hindi natin maramdaman. Pero kapag tumingin po tayo sa ating paligid, one time during a time of evangelism and eye care activity,
report lang ho ng ilang mga kapatiran. Nag-house to house sila dun sa target area na hinipo sila ng Diyos na tumulong. Bumili sila ng maraming tray ng mga itlog po. Umakatok sila sa isang bahay. Ayaw pagbuksan. Akala, hihingan yung may-ari ng bahay. Nung pinagbuksan, nagulat sila pala ang bibigyan. Ako, tumulo ho yung luha ng nanay. Kasi pala, hindi na kumakain ng mga anak. Ilan ang ganon? Ilan ang ganon? Nawa, pagka tayo kumakain, masasarap. Idagdag nating ipanalangin, Panginoon, inaalala din namin yung mga wala nang makain. I believe people with genuine concern will attract the attention of God. Makisilip-silip ho tayo sa ating mga kapitbahay. Be the hand of Jesus. Be a little Nehemiah. So kalunos-lunos ang kanyang bayan. It's in disgrace. And so he cried. Can I ask you, umiiyak pa po ba tayo para sa ating mga kababayan? Because if not, I pray na maidulog natin ng totoo at hindi lang yung naaaliw tayo sa mga noontime show o mga evening show. Let's do that in a healthy way, pero nawa huwag yung pampaaliw lang. Let's be people of compassion. Similarly, yung mga manunungkulan, mahalaga po yun, yung genuine concern eh. Yung totoong concern, hindi yung manipulative concern that I will help you, but I will keep you poor. Hindi ganun yung mga mabubuting leader. Yung mga mabubuting leader, they really empower. Look at some of these heartbreaking conditions of our beloved country. Are you aware that currently, as of December 31, 2021, 11.7 trillion pesos ang utang ng ating pong bansa? The highest ever. 11.7 trillion, not billion, trillion pesos. Philippine Statistics Authority. 3.27 million are unemployed as of December 2021. Marami po ang nawala ng trabaho. 117 out of 180 countries, 33 over 100 ang score ng Pilipinas sa Corruption Perception Index by Transparency International, which means the Philippines is still considered as one of the most corrupt country in the world. Pag kahit naririnig ko, sobrang nasasaktan po tayo. Samantalang ang mga Pilipino, alam ko, may dangal yan eh. Pangalan pa lang ng bansa natin, ang ganda na eh. Pilipino. Pili na, Pino pa. Pili, chosen, Pino refined. Pilipino. I believe, let's pray na ma-redeem ang pangalang ito. 26.14 million Filipinos live below poverty line, PSA 2021. Ang ibig po sabihin nito sa ating bansa, poverty threshold is 12,082 pesos for a family of five. Ang ibig sabihin, when you go below 12,000, you are living below poverty line kung nagtatrabaho ka at may sinusuportahan kang apat. And maybe some of our brethren are even included in that bracket. Ilan po sila? 26.14 million. That is as of December. This is huge. I don't know about you, pero talagang iiyak ang puso mo. Ito ang kalagayan ng ating bansa. And some walls of our country are severely damaged, if not utterly broken. Nawa, nakikita pa rin ho natin ito. Kasi pag meron tayong vision, magkaka-burden tayo. It will energize our prayer. Hindi siya yung lip service prayer lang para, okay, let's do away with it para matapos na. And then, next, hindi, kundi marubdob ang gagawin natin pagtulog sa ating Panginoon. Palakpakan po natin sandali ang Diyos na buhay. I believe God will raise up Nehemias. So, kumbaga ho, ay lubog na sa utang ang ating sa isang taong nalulunod, kailangan sagipin. Ang bansa natin, lubog sa utang, lubog sa kahirapan. Kailangan ng sagipin. And here are now the political candidates and they have all the rights to present themselves and their plan. At
misto lang ipipresenta ang sarili na nag-o-offer ng hope. And that's just okay. But then, while they have all the right to present themselves, tandaan po natin na ang mga botanteng Pilipino have all the rights na mamili din naman ng tama dahil sobrang nangangailangan na ng pagsagip ang ating bansa. May kwento ko the last time I've heard from some brethren in Taiwan, yung daw mga Taiwanese na employers nila, pag nakakusap, what happened to you Filipinos? Before, we Taiwanese, we find work and we go abroad to your country. Meron pala sa kanila, dating silang nag-abroad nung napakunlad ng Pilipinas. But what happened? Ngayon, kayo ang pumupunta sa bansa namin to find work. Teacher sa Pilipinas, walang makuhang matinong trabaho, mag-abroad. Kasi bubuhay ng pamilya. So sometimes we no longer see these things kapag naaliw na lang tayo sa mga bagay-bagay ng mundo. But once we understand this, we will have that burden just like this man of God. People with compassion, genuine concern, are people who know how to bow their knees in humble prayer and dependence to God. That is what Nehemiah did, nabasa natin kanina. Another is that people with genuine concern are people with deep compassion. They have deep compassion because compassion will move you to do something good. The second thing, second character trait. So yun po ng una, let's build it upon ourselves, tayo mismo, at hanapin din natin yon sa mga nanunungkulan. Hindi peking malasakit, kundi genuine concern. How do we know that? Check their track record. Madaling i-check. Wala ho sa paramihan ng artistang dala eh. Wala sa talumpati lang, kumbaga. Kailangan yon talumpati and all of that. But please, check the track record. Very clear yan sa scriptures. The second, godly conviction. Makadiyos na paninindigan po sa tama. So this is another important character trait that we can see in the life of Governor Nehemiah. Yung bang naninindigan sa tama. Yung iba naninindigan kaso mali. That's why we need to qualify na hindi basta paninindigan, kung hindi makadiyos na paninindigan. Magkaiba po yun eh. And really, we need people in the government who possess godly convictions. People with godly conviction are people of action and they're willing to make personal sacrifices. Yung mga tao po na may conviction ay willing gumawa ng tamang aksyon at kaya nilang magsakripisyo. Si Nehemiah po'y nanalangin, tama, pero hindi sa puro panalangin. Umaksyon din siya. At the thing that we like about Nehemiah is that meron siyang constant rhythm po of prayer, action, as opposed to a kind of concept of puro pray, walang action. Yung iba naman, puro action, walang prayer at dependence sa Panginoon. Ang litaw, bilib lang sa sarili. So we need both, prayer and then action. So, and then the willingness to sacrifice. He prayed, he fasted, but he did something. Pakibanggit ho natin lahat, he did something. May ginawa siya. Hindi siya yung nanood lang, hindi siya yung nanalangin lang. Umaksyon din siya. Let's review these statements. What do you notice po about these statements? I cannot believe our government officials. That, kung ano man ang idudugtong niya. If I were there, I would. Our schools are really in bad shape. Someone ought to do something about this, except me. Maganda na sana yung paglalahad niya ng concern, kaso dinugtong yung except me. Pera ako, kayo na lang. You see, gripers and complainers abound. It is easy to analyze, scrutinize, and talk about all the problems in the world. But what we really need are people who will not just discuss a situation, but who will do something about it. Ito yung mga tao pong maggagawa ng kaibhan, whether in their family. Pwedeng titingnan mo lang kapag namumroblema po ang ating pamilya, hindi pwedeng titingin ka lang. Mananalangin, yes, pero may gagawin kang tamang aksyon din.
upang sagipin ang isang sitwasyon. So yes, he was depressed, pero hindi siya nag-pity party lang. Kasi nakita niya na meron siyang magagawa. So isa pong susi sa nation building is this, pray and participate. Everybody say that with me, pray and participate. One more time, pray and participate. That's it. Ano ang may tutulong ko? Ano ang magagawa ko? Purihin ang Panginoon. Kaya, if we will see the life of Nehemiah, ang Israel, kawawa sila, yes, the walls are broken, yes, for so many years. Pero alam nyo, in 52 days na itayo. Because Nehemiah is not just a man of prayer, he's also a man of action. Minsan yun pong nakikita nating gap from ruin to restoration. Bakit nagtuloy na nasira ang pamilyang yon? We really don't know all the details, but maybe the dad or the mom, they saw the problem but they did nothing about it. Nagtuloy-tuloy lang silang tinignan. So I got this simple thought that is a powerful principle kung gusto nating may mangyari sa isang sitwasyon. This is about problem solving. There are problems that linger, not because they are not solvable, but because they are simply left as they are. This thought haunts me. May mga problemang nananatili raw pong problema, hindi dahil sa walang solusyon, kundi dahil pinabayaan silang manatili na maging problema. May apat na klaseng tao daw po at nawa tayo kabilang dun sa ika-apat. Ano itong apat na ito? There are people who watch things as they happen. Nanonood lang. The second, there are those who wait for things to happen. Ito yung nakahalukip-kip lang ang kamay. Ikatlo po, those who wonder what happened. Ito yung mga laging nagtataka, ito na pala, may pandemya na pala. Yung bang laging hindi sa konektado sa kanyang kapaligiran. Yung ika-apat ang maganda na hangarin natin kasi ganito po si Nehemiah. Those who work for things to happen. You work for things to happen. May gagawin ka rin. Tamang tayo po ay tutulungan ng Diyos, pero importanteng gagawin din natin yung pinagagawa ng Panginoon. Can we say amen? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Minsan yun ang gap. Yun ang gap. Ano pong ginawa ni Nehemiah after receiving burden? He fasted and then kinausap ang hari. Tapos magtatayo ka ng wall, kailangan mo ng troso. Nag-request siya to be given the permission by the Ministry of Forestry during that time, si Minister Asaph, nabigyan siya ng troso. So may mga sequence of actions siya na ginawa leading to the solution. So, importante po in problem solving in the light of God's Word, huwag lang tayong maging problem-oriented. Tayo po ay maging solution and action-oriented din. Sometimes people make an excuse yung pagpipray pero takot gumawa ng tamang aksyon na gagawin in their relationship, in their family, in their office, whatever is needed na aksyon kinakailangan. Example, sesegue ako ng konti. Example, your goal is gusto mong pumayat talaga. And let's not be judgmental kapag ka ikaw ay lampas 30 na, napakahirap na talaga. Pero kung medyo mas bata ka pa sa 30 years old and your goal is papayat ako, yun ang goal mo. Ang mga tanong dyan ay nag-exercise ka ba? Oh, hindi, nakakapagod yan. Nag-dijeta ka ba? Naku naman, ang sarap kumain, wag mong sabihin yan. Pero gusto mong pumayat. Oh, syempre. So when you know there is a disconnect, there is a gap. Example, gusto mo talagang maayos ang relasyon ninyong mag-asawa at maging pinagpala ang iyong pamilya, mapagtagumpayan mo ang tukso? Sagot niya, oy, opo. Ang tanong, umiiwas ka ba sa taong nanunukso sa'yo? Hindi po. Binlock mo na ba ang pangalan niya kung kinukulit ka niya sa cellphone mo? Hindi pa rin po. Nakikipagkita ka pa rin ba sa kanya? Ay, opo. Pero gusto mo ba talagang maayos kayong mag-asawa? Opo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ewan ko po.
So you know the disconnect, it will not happen. Pray, and once the will of God is revealed, kahit you don't feel like doing it, you do it in faith, susunod ang solusyon at pagpapala at pabor ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. So don't just be problem-oriented, be solution and action-oriented. So it's applicable in our personal life, in our profession, in our family, and even in the challenges sa ating pong bansa. Kaya, example, believe me, this is really powerful. I-practice lang natin. If there is a problem or a goal, write down your action plan. Because writing clarifies your thoughts. Pinag-aralan po ito ng mga psychologists, sociologists, writing clarifies your thoughts. Think of at least 3 to 5 things na pwede mong magawa ayon sa kalooban ng Diyos na panglutas dun sa isang problema ang nilulutas po natin. So sa halip na ngumanga lang, umiyak lang na walang magagawa, pity party, let's come to God in prayer and then seek His wisdom, write down action steps, and ask God's strength. Example, you want to overcome a bad habit? Bakit ba nahuhulog ako lagi sa tuksong ito? I'm a Christian already. Bakit pa ulit-ulit akong bumabagsak sa tuksong ito? Ano ang pwede kong gawin? Yan, example only, among others, I would write, let me recommend, I will change whom I hang around with. Papalitan ko kung sinong laging kasama ko. Kasi napansin ko, bakit hanggang kasama ko si kumpare, nahahatak niya ako lagi sa ganung gawain. Alright, so that's a potential solution. Because, again, there are problems that linger not because they're not solvable, but they're simply left as they are. So, yun ang pinupunto natin kaisipan at panuntunan. Maybe I will also put accountability group. Ang aking kaibigan yung tutulungan ako na lumakas sa aking buhay pananampalataya. Ayan. Ano pa po? I'll develop healthy habits, especially what? Prayer, para lumakas ang kalas ko mula sa kasalanan. So it clarifies your thoughts and then you ask God's help kesa dun sa ilang taon na ang problema na yan. And so, we cannot just expect na biglang masosolve ang problema. Marriage life, for instance, very, very practical lang po ito eh. Marriage life, to improve your marital relationship, ayoko manatiling ganitong buhay naming mag-asawa. Let me recommend some action steps among many. Number one, I will appreciate my spouse more than just looking at this problem namin. I will appreciate her more or him more at least once a day. At least once a day pa, no? At least nag-appreciate ka. Alam niyo po, mahirap lumago ang isang relasyon ng taong ang lagi nakikita mo yung kanyang kapintasan. Walang perpektong tao. Sikapin mong maghanap ng i-appreciate mo sa kanya. Sabi ng isa, Pastor, wala akong makita. Mag-isip ka, look closely. Mag-imbento ka nang hindi ka nagkakasala na ma-appreciate mo. My simple example is, may nakakuha. Ayaw, pwede kong i-apply yan. Sabi niya, in-appreciate ang wife for the first time. Darling, ang sarap talaga ng paksiw mo. Tumaas ang boses ng asawa, anong paksiw? Sinigang yan eh. At least may attempt, napalpak lang. I do that intentionally. Really appreciate your spouse. Mahirap lumago ang isang relasyon na laging kapintasan ng asawa mong nakikita mo. So my challenge is, I can go on and on with this, but my challenge is, ano ang iyong mga action steps? Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Glory to God. People with godly conviction are just and humane in their ways. Matuwid po sila sa kanilang mga kaparaanan. Tignan po niyo si Nehemiah, ang sabi niya, for the remember me, O my God, know that I have done. In verse 14, for the entire 12 years that I was governor of Judah, from the 20th year to the 32nd year of the reign of King Artaxerxes,
Neither I nor my officials drew on our official food allowance, ang sabi niya. So, pati yung allowance niya bilang gobernador, sinasakripisyo niya. Bakit? Sapagkat nakita po niya ang hirap ng kanyang mga kababayan. Verse 18, yet I refuse to claim the governor's food allowance because the people already carried a heavy burden. Hindi corrupt si Nehemiah. Nawa kapareho ko po kayo ng hangarin at panalangin na mag-rise up ang mga Nehemiah sa ating bansa. Purihin ang Panginoon. Bakit po? Pag nangyari yan, makakabawi talaga ang bansa po natin. And then he possesses the reverential fear of the Lord. Praise God, praise God. The third and the last, and then we wrap up. Bago ko lang iwanan po ito, I thank God for this statement ng ating pong Bishop Brother Reddy. Madalas ko itong i-meditate ho eh, kapag nakaharap ako sa mga mabibigat na desisyon. The world is too poor to buy my convictions and principles. And the way our pastor expresses it, it's not just a style, it's his conviction. Hindi ko ibebenta ang aking prinsipyo at conviction. Yun po yung mga taong may takot sa Diyos. One time, Lee Kuan Yew said, you deserve the kind of government that you will have through the people that you will elect and put into office. If you elect jokers, charlatans, crooks, deceivers, and people with a history of dishonesty, corruption, and incompetence, that is what you will deserve. But if you will elect people of character and competence and with a history of integrity and of good moral values, that's what you will deserve as well. So importante talaga yung tamang pagpili ng mga leader. Tayo i-develop yung character na yon. Silipin din natin yung ganong character sa kanila. The last one is consecrated courage. Kulang na po tayo ng oras, but this is banal na katapangan at hindi po kayabangan lamang. Malaki ang pagkakaiba. Yung mga taong may banal na tapang, hindi mananakit ng kapwa. Titindig sa tamang prinsipyo, hustisya, pero hindi mananakit ng kanyang kapwa. So that is the heart of Nehemiah. You will still go on even in the face of opposition because of Sanballat and Tobiah. Can I suggest, include po natin ito, pwedeng ma-include. Ito bang kandidatong ito ay pro-God? Siya ba ay pro-country? Siya ba ay pro-people? Siya ba ay pro-family? Siya ba ay pro-life? Ano ang kanyang posisyon pagdating sa pagiging maka-Diyos? May history ba siya ng corruption? So that because of a person who is pro-God will refuse corruption. Pro-people, makatao. Pro-country, hindi bebenta ang bansa sa ibang bansa. Pro-family, makapamilya, what's his or her position on biblical marriage, on same-sex union, as God's people? Is he or she pro-life? Anong position niya sa abortion? So these are important issues. So hindi pwedeng makuha sa indak-indak lang at saka talumpati. Let's not just be impressionable. Let's be an analyst. And by God's grace, makabawi ang bansa sa mga Nehemiah sa ating bansa. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Tumayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. I'll wrap up with some thoughts. Gusto kong balikan yung sinabi ni John Maxwell, everything rises or falls on leadership. When we have good and competent leaders, good things happen. When we have bad and incompetent leaders, bad things happen. There is no escape of the consequences of the choice of the country's leaders. Election season gives the people a chance to choose which leaders can deliver that much needed reforms, policies for the betterment of the nation, and the quality of life of the citizenry. Let me cycle back to the thought, remember me, oh my God. Nahirapan si Nehemiah, pero ginawa niyang tama, nakabawi ang Israel during his time. But I'm thinking that while we develop these character traits of genuine concern, godly conviction, consecrated courage, ang isang kapahayagan ko po when I'm meditating this is
this thought. Live, serve, work, and do things not just to be remembered by people who will easily forget you and your sacrifices. Rather, live, serve, work, and do things to be remembered by the Lord who will never forget you, your God-honoring sacrifices, and your faithfulness to Him. May we pray that prayer constantly. Remember me, oh my God. Every time I resist a temptation, kahit gusto ng laman mo, pero tinanggihan mo kasi mali yun, that's for you, Lord. Remember me, oh my God. Makukuha po natin ang pabor ng ating Diyos. Nakaganyan ang Diyos sa'yo. Approved na approved ang buhay mo. You are pleasing the heart of God. Now, at the cross, there is still somebody who also prayed that. Lord, remember me when you come into your kingdom. We know the story. Yung nasa kaliwa, hindi naligtas. Yung nasa kanan, naligtas. Sa kanan ng Panginoon. This guy, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili, pati na ako iligtas mo? So, he is missing the point. Itong nasa kanan, napagtanto niya, magwawakas ng buhay niya, sabi niya, pag-asa ko lang ay ang Panginoon. Ayokong mamatay ng ganitong nasa kasalanan pa rin. Ang hindi ka na natakot sa yung sinabi, ang taong ito'y walang kasalanan, but we deserve this. At saka niya sinabihan ng Panginoon with humility, Lord, remember me when you come into your kingdom. Naligtas siya. And that's a beautiful thing. Pero I came to think about this. Are you going to pray that prayer, remember me, oh my God, yung pag naghihingalo ka na, yung wala ka nang magagawa? Or will you be like Nehemiah, and you will say, remember me, oh God, habang may lakas ka, habang may magagawa ka, isn't that more wonderful and more glorious? Can we say amen to that? Palakpakan po natin ang Diyos, because when we do that, you will touch the heart of the Lord at kikilos ang kanyang anointing, and that which is broken in your life can be restored. For Nehemiah, it's the walls that are broken. I don't know, maybe sa mga nandito at mga nanonood, maybe your marriage is broken. Maybe ang nasira ay ang iyong mga pangarap. Ang istorya ni Nehemiah ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Anumang nawasak, anumang nasira sa iyong buhay, kayang muling buuin at paghilumin ng Panginoon when you really come to Him. We've seen that in many testimonies. God is a restoring God. He can restore you. He can restore relationships. He can restore your dream. Lift your hands to Jesus, please. Let's sing that song as a prayer, a dedicatory prayer. Dumudulog, sumasamo, lumalapit o Diyos sa kabanalan mo. I'd like to pray for those with needs. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, marahil ay may nagsasabi, may pag-asa pa kaya yung sitwasyon kong ito. You may be shocked to know na kahit sobrang walang pag-asa ka na, nasirang buhay mo, nothing is impossible with our God who can restore broken things. We live in a broken world, a very imperfect world,
But when we come to a perfect God with a perfect love, napaghihilom ang ating mga sugat at ang ating mga buhay. Yes, He can restore you. He can revive you. He can forgive you. Hindi ka kinukondena ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Lord Jesus. He died for you. In the Old Testament, Nehemiah is a typology of Jesus, handang magsakripisyo sa kapakanan ng marami. The Lord Jesus is the true and the most loving Nehemiah. Nehemiah means God has comforted. Yun pong ibig sabihin ng name na Nehemiah. Allow God to comfort you today. Would you surrender your life to Jesus? Maging kayo po na nanonood. I don't know what was broken in your life, but God surely knows. If you come to Christ today, let Him heal you. Let Him restore you. Sumunod na wang bawat isa sa prayer, sabihin natin, dakilang Diyos, maraming maraming salamat po. Narinig ko ang iyong salita. Salamat po sa iyong mga paalala na aking idalangin ang panalangin yaon. Remember me, O my God. Hindi lang sa panahong ako'y naghihingalo na, kundi sa panahong ako'y may lakas pa po. I confess, I need you in my life. Search my heart. Kung may nakikita ka pong sala, rebellion sa iyong kalooban, inihihingi ko ito ng tawad. Linisin mo po ako ng iyong dugo. Cleanse me, Lord. Save me, Lord Jesus. I confess. You are my Savior. You are my Shepherd. You are my God. Nang may pananampalataya, tinatanggap ko po ang iyong pagkilos, ang iyong restoring power. And I will pray that prayer more often. Remember me, O my God. Ako'y mabubuhay para lang sa iyong kalooban. Salamat sa kaligtasan. Sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Nakataas po ang ating mga kamay. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapakumbaba ng bawat isa. For those who are attending are in person and those who are joining us via online. Salamat sa katotohanan na gaano man nasira o nawasak ang isang buhay. Sa sandaling ibigay sa iyong kamay, kaya mo itong buwin. Kaya mo itong pagalingin. Today, Lord God, release your healing touch. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagkilos ng Panginoon sa inyong buhay. Receive your healing. He can heal your inner wounds. He can bless you. He can restore your broken dreams, your broken life. Receive it by faith. Open your mouth and begin to thank the Lord and claim God's promises. I receive your forgiveness. I receive restoration, O God. Kung meron kang suliranin sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya, receive the restoring power of God. In the name of Jesus, sino mang nagdako na may sakit, may karamdaman, receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. Kambaraya sandala baseya. Oh, in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Your hand is lifted for the last time. Ang buhay ko'y sa'yo lamang, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo lamang, ilalay. Buong lakas sa pagbitin ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang, ilalay. Ngayon at kailanman, hanggang sa wala. Oh.
Lahat po tayo na pagpala ni Lord. Amen. Praise God. Let's give God one more clap offering of praise. Hallelujah. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tunay po na napakadakila ng ating Panginoon sa mensahe na kanyang ibinigay po sa atin this morning. Ano po? Remember me, O my God. Alam po ninyo, one day the book of remembrance will be open. Sabi po ng Malakay chapter 3. Isang araw, ang aklat ng pag-aalala ay muling bubuksan. Sa pahina ng kasaysayan ng bansa ng Diyos, hindi po nawawaglit ang pangalang Nehemiah. Sa atin pong kapanahunan, tayo po ang Nehemiah of God na pwede niyang maging instrumento sa pagkakaroon ng isang bansang pinagpala, sa pagkakaroon ng isang bansang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Amen po! Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. So ngayon po, napakinggan natin kanina ang ating minamahal na Central Luzon and National Northern Luzon Operations Director, Reverend Pastor Alex Garcia, na nagbigay po ng isang napaka makabuluhang mensahe para sa ating lahat. At this time, at this juncture po, nais po nating bigyan ng pagkakataon na mapakinggan ng isang kamangha-manghang patotoo na ginawa ng Panginoon through the life ng may bahay po ng ating minamahal na Reverend Pastor Alex Garcia. At this time po, tawagin po natin si Dr. Lillian Garcia. Palakpakan lang po natin ng malakas ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Na-bless po ba kayo sa preaching ngayon, sa message ngayong umaga? Amen po ba? Sa totoo lang po, ang nararamdaman ko ngayon, magiging ano po ako sa inyo, Alice, kinakabahan po ako kasi biglang binulungan ako ni Pastor po kanina na ako daw po ay magpapatotoo dito. So hindi ko po inaasahan, sa totoo lang, bigla pong nawala yung concentration ko doon sa preaching, hindi ko na naintindihan. Well, anyway, sa Diyos po ang papuri sa binigay ng Panginoon upang makapagpatotoo po sa inyo. Sandali lamang po siguro dahil masyado na po tayo magtatagal. Ako po ang may bahay ng aking asawa, nag-iisa, kay Pastor Alex. And bakit po ako narito? Siguro, magbigay lang siguro ako ng konting background sa aking sarili. For God's glory, ang inyo pong lingkod ay nagtrabaho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And for so many years, few years, ay naging director po either designate or full-fledged sa Central Luzon, sa Calabarzon, and sa Bicol. And thereafter po ay nalipat po tayo, na-designate as the Acting Executive Director ng National Fisheries Research and Development Institute. Well, ano po ba yung... Sige po, palakpang po natin si Lord. Ano po ba yung NFRDI? Ang NFRDI po is a newly created agency under the Department of Agriculture. Attached agency po siya. But ang kanyang mandato is the research arm of DPAR. So kami, ang mandate po namin is to give policy, science-based policy recommendations and to develop technologies for the fishery sector. So very critical po, crucial moment yung pagkakalipat po natin doon. I was transferred there, designated as the acting executive director on last August 2019 kasi nasa formative stage po siya. And ang NFRDI po ay binubuo ng, ang overall governance niya ay meron siyang sariling governing board, na kung saan umuupo din doon ang executive director as member of the governing board headed by the undersecretary for fisheries under DA. So, to cut story short, tayo po ay nai-recommend ng governing board upang ma-promote, makuha yung position as executive director na for God's glory ay ano po siya, assistant secretary level ang kanyang ang level niya. But
hindi po biro-biro yung dinaanan po ng inyong kapatid dahil madugo po. So ay, hindi ko na ikukwento yung ano, medyo nagtagal. Ngunit ang masasabi ko lamang po, siguro makakukuha tayo ng lesson dito sa season na yon ng inyong pong paghihintay, lalo na pag nakakita ka ng ibang napopromote na, parang ikaw ay hindi po biro-biro yon. Pero ang nakita ko po doon na pwede tayong kumuha ng lesson, number one ay maging matapat lamang po tayo sa Lord. Amen po ba? Maaring sa inyong mga buhay ay meron kayong mga hinihiling sa Panginoon. But I believe waiting time or iba't ibang panahon ng buhay natin, whether it's good or bad, ay yung panahon na tayo ay maging matapat sa Lord. Natutunan ko po na I regard those moments are my testing time. It's a time na ipakita natin na yung ating purity of our hearts, na yung character natin ay maayos sa ating Panginoon. Amen po ba? So maging matapat lamang po tayo. Kung tayo ay nasa ministry, gawin po natin yung dapat natin gagawin. Huwag po natin gawin yung pag hindi natin nakuha yung gusto natin, tayo ay manlalamig, tayo ay manlulumo, at mawawala sa kalooban ng Lord. Hindi po. It's time to be faithful because we know ang Diyos na nanatili pong matapat. Ilang po ay sapat-sapat na. And then, isa po pong ating natutunan ay yung bigay lamang po natin yung best natin. Noong pong panahon na yon, since nasa critical stage ang NFRDI, ipinakita ko sa Lord na, Lord, kahit hindi pa ako, hindi ko pa nakukuha yung full-fledged executive director, ipapakita ko po sa iyo, Panginoon, na mahal kita by giving my best. And nakita po naman yung magandang resulta. Sa panahon po na yon ay ang nangyari po, ang NFRDI ay for God's glory, in terms of financial performance, I think in 2020, wala pa ho kasi in 2021, number one siya among the DA family in terms of financial obligation, second sa utilization, and ang COA, ang Commission on Audit, ay binigyan po ng rating ang NFRDI on unqualified opinion. Pag sinabi po nating unqualified opinion, that is the highest rating that the Commission on Audit can give to a government agency. And then, last year lamang po, ang aming accomplishment is more than 300%. Talagang sige-sige lang. And then, nakapag-ano po tayo ng dalawang scientists, in addition to the scientists na naroon, and may TOIM awardee, and so forth and so on. Napakarami pong ginawa ang Lord doon sa agency na yon. Nakagawa po tayo ng strategic plan. We lead the people there to craft our strategic plan, our organizational plan, our ISO na dalawa, and accreditation as CPD and so forth and so on. Alam po ninyo, ang isa pong napakaganda sa Lord, kapag po pala ibinigay mo ang best mo sa Lord, the Lord will do the rest. Amen po. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hindi ko po sinasabi na ako ay magaling. Ang nagpapatuto po ako at hindi ko inakahiya. Tagasapang putik lamang po ako doon sa bayan ng San Ildefonso. Bulakenya din po ako. Hindi po ako magaling. Malaki ko lamang po sa Lord. Napakagaling po ng Diyos sa buhay natin, sa mga taong nagiging matapat sa Kanya. Natutunan po natin bilang mga Kristiyano na sa paglilingkod, hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka sa Diyos. At pansinin ka man ng tao o hindi, ang mahalaga, pinapansin ka ng Panginoon sapagkat ibinibigay mo ang best sa Kanya at gusto mo siyang mapapurihan sa buhay mo. So that is the motive. Kung kahit saan man tayo naglilingkod, so private or public, personal, official, just give them unto God. Another lesson po, dahil nagtatagal lang, is that maintain your joyful spirit. Di po ba? Kasi yung iba, habang naghihintay ng kanilang mga hinihiling at parang nagtatagal, parang nadi-discourage na.
Tandaan po natin yung espiritu ng discouragement ang siyang unti-unting papatay sa ating pananampalataya. Kaya lagi tayo nakapokus lamang tayo sa Panginoon at anuman ang gawin ng tao o namang sirkumstansya, alam natin kung sa tayo huhugot ng ating kagalakan. Ang kagalakan natin ay hindi nanggagaling sa sirkumstansya, hindi ito nanggagaling sa nangyayari sa ating paligid. Sa mga mahal sa buhay, ito ay nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon, sapat-sapat na po sa buhay po natin. Yun lamang po, magalak na po tayo. And last but not the least, ang isa pong natutunan po natin doon, sa panahon na ikaw ay may season time ka na meron kang hinihiling sa Panginoon, tandaan po natin, ang Diyos ay mabuti. Lagi ko pong itinatandaan sa aking puso, anuman ang mangyari sa buhay ko, may pangit man mangyari sa buhay ko, kailanman hindi matatabunan ang kabutihan ng Diyos. Yun lamang pong tayo iniligtas. Sino tayo? Marumi, nanggaling sa putikan. Wala po tayo, pero tayo dinamitan ng Diyos, binigyan ng karangalan, minahal sa kabila ng hindi po tayo karapat-dapat mahalin, yung po ay sapat na. Napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? And that would keep us going. And then nakita ko po, kapag po ganun ang ating mga attitude, ay 100% po na hindi po tayo kakalimutan ng ating Panginoon. Last na lamang po, isa pong napakagandang verse ang sinabi po doon sa Psalm 116 verse 12 to 14. Ito po isa sa aking mga paboritong verse. Siguro po, paki-plus na lang po. Ano ang sabi doon? What shall I render unto the Lord for all His good things or for all His benefits to me? Then, sinagot po nung mga awit, sabi niya, I will lift up the cup of my salvation. Pag po pala sinabing, I will lift up the cup of salvation, it's a celebration. Kung titingnan po natin sa history ng Israel, yung pong kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Lord, kailangan ipinagdiriwang po natin yan. Kahit na tayo matagal nang na-born again, kasi may mga kapatiran, matagal nang na-born again, parang pangkaraniwan na lang sa kanila na sila ay saved na. Parang okay lang, but hindi po pala. Lagi po natin ipagdiwang na ang kabutihan ng Diyos na dahil sa kanyang pagmamahal, tayo ay kanyang iniligtas. Amen po. I will lift up the cup of my salvation. I will call on the name of the Lord. That is trust. Sa araw-araw po ng ating buhay, lagi po tayong magtitiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi bingi sa mga taong laging tumatawag po sa Kanya. Amen po. Palapakan po natin ang Lord. And then, last but not the least, ang sabi po ng gano'n ng verse na yon, and I will fulfill my vows or my promises in the presence of His people. Sa mga panahon po, whether good times or bad times, halimbawa, pag maganda ang panahon sa buhay natin, marami tayong pangako sa Lord or vice versa. Ang nangyayari, kumisa nakakalimutan po natin yon. But take note, mga kapatid, ang Diyos matapat po sa atin. So marapat lamang po na tayo maging matapat. Ano man ang ating ipinangako sa Kanya, ay huwag po nating kakalimutan. Balik po ako sa opisina. Alam po ninyo, every Monday, nagkakaroon po kami ng sa flag ceremony. Lagi po akong may time doon, mana from heaven. Mana from heaven. At that is a certain minutes na kami ay umiikot. Hindi lamang po ako, pati yung mga ka-opisina ko, pinapaikot ko po sila na merong time na kailangan magsishare sila ng Word of God. And then, one time, ang isang ka-opisina ko po ay nag-text sa akin, isa po siyang manggagawa din sa ibang church, isang mananampalataya, sabi po niya, alam po ninyo ma'am, ang isang ikinagugulat ko sa inyo, hindi po kayo nahihiya sa inyong pananampalataya. And sabi ko po sa kanya, bakit ko ikakahiya? Anong dahilan ko para ikahiya ko ang Diyos na buhay na nagmahal sa akin? Amen po ba? In good times, in bad times, God is good. Maglingkod po tayo sa Kanya, maging faithful po tayo, at lagi po tayong laging sabik sa Kanyang presensya. And take note, mga kapatid, ang Panginoon ibubuhos ang mga pagpapala at pabor sa ating mga buhay. God is good all the time, and all the time, He is good. All glory belongs to Him. Glory to God po. Amen. Thank you, Doc Lilian. Let us give God one more clap offering of praise. Habang pinakikinggan ko po ang ating pong executive director ng National Fisheries and Research Development Institute,
Nakaka-bless po na yung kanyang humble beginning ay talagang minagnify ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang kaibahan ng pagpapatotoo sa pagyayabang ay ito. Sino ang tumatanggap ng kaluwalhatian makaraang sabihin ang kanyang kwento? Napakinggan po natin, walang ibang pinararangalan, walang ibang pinapupurihan kung hindi ang ating Panginoon. Let us shout, to God be the glory! Again, to God be the glory! Praise God! Purihin po ang Panginoon. So, sa oras pong ito, darapo po tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating gawain. Sister Nori? Praise the Lord! Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon pong umagang ito, matapos po tayong mapagpala ng ating Panginoon, ay darako po tayo sa gawain po ng pagbibigay. Amen po ba? Narinig po natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano siya pinagpala ng ating Panginoon, kung paano siya ipinromote ng ating Diyos. Ako po'y naniniwala at nananampalatayang ito po ay kayang-kayang gawin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Kung makikita ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mananatiling tapat hanggang sa huli, makikita po natin kung gaano ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung tayo po ay laging excited na ibibigay yung best natin sa Lord, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Kaya ngayong umagang ito, ibigay po natin yung pinakamabuting handog natin sa ating Panginoon. Mararanasan natin ang masaganang biyayang kayang ibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat po sa napakabiyayang kapahayagan mo na aming tinanggap ngayong umagang ito, Panginoon. Ngayong pong oras na ito, matapos kaming mapagpala, narito ang aming mga handog. Lord, ang aming samu at dalangin sa iyo, pakabalutan mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang bawat handog ng iyong mga anak, patuloy pang gamitin sa ikalalawak pa ng iyong gawain. Nakikita mo ang mga kamay na ito na ngayong umagang ito'y magiging kabahagi ng iyong gawain. Panginoon, ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw na walang sukat pagkalagyan. Panginoon, naniniwala at nananampalataya kami ang nag-uumapaw na biyaya ay tanging sa iyo lamang nagmumula. Panginoon, maraming pong salamat. At sa oras na ito, maingat po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sa dagat ng buhay
sangandaang kinapapatilan ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo kaluluway ligtas dahil sa'yo kailanman. Hindi magkukulang yaman kong sa lawak ay sadyang walang hanggan. At pagyamanin mo ang aking buhay kailanman. Pagtingasin mo ang init na God. Sa oras pong ito, darako tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating gawain every first Sunday of the month at ito po ay ang ating Holy Communion. Tayo pong lahat ay saglit na yumuko para po sa isang maiksing panalangin. Mahal naming Diyos, amang may gawa ng langit at lupa, amang sumasalangit sa tangi at napakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay darako sa isang tagubilin na iyong ipinagkaloob sa iyong iglesia na aming dapat talimain at ito ay ang aming Holy Communion. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagpapartik sa gawain ito, sa pagkain namin sa tinapay at pag-inom sa saro, Lord, ang dalangin ko po ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ang kagalingan, kapayapaan, kasaganaan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan ay kamtin ng bawat isang anak mo na maglalagak ng pananampalataya at tiwala sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang mga lingkod mo na gagamitin upang mamahagi ng elements of the Holy Communion. May your favor rest upon each and every one of us. In Jesus' name,
Amen and amen. Kukuha po kayo ng tinapayat ng juice. Huwag muna po ninyong kakainin at iinumin. Hawakan lamang po natin. Praise God. I can face tomorrow. Salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter 11 verse 23, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon na nakaranas ng iba't ibang mga pasakit. Siya'y naging dukha upang sa kanyang karukhaan tayo ay maging masagana. Siya ay naranasan na mamatay upang sa ating pagsampalataya, kayo po at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, siya'y nabugbog upang sa pamamagitan nito, kayo at ako ay magkaroon ng kapayapaan at tayo'y nagkaroon ng kagalingan sa mga latay na tinamo niya sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkain po natin ng tinapay, ang aking panalangin, ang benepisyong ito ng krus ng Kalbaryo ay ating kamtin at maranasan. In verse 25, in the same way after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ang fruit of the vine ay sumisimbolo sa dugong itinigis ni Lord Jesus. Alam po ninyo, yung fruit of the vine, yung ubas, kinakailangan pong pigaing mabuti hanggang lumabas yung kanyang tinatawag po, ini-squish hanggang lumabas yung kanyang katas. Alam po ninyo, mga kapatid, ang dugo ni Jesus ay kanyang itinigis para sa ating katubusan, sa ating mga kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kanyang dugo ay nagbigay ng kapangyarihan upang walang gawa ng kaaway ang makapagtagumpay sa ating buhay. In the book of Exodus, makikita po natin nung ang angel of death ay pumupunta sa mga tahanan ng Ehipto, ang mga panganay na anak ay namamatay. Subalit alam po ninyo, mga magulang at kapatid, doon sa mga tahanan ng anak ng Diyos, dahil meron pong blood na ipinahid sa hamba ng kanilang mga pintuan, ang sabi po ng banal na kasulatan, yung anghel ng mamumuksa o anghel ng kamatayan ay lumalampas doon sa mga may pahid ng dugo ng kordero.
we have immunity sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon. At ang sabi po ng Book of Revelation, we overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. More importantly, ang sabi po ng Bible, bago ako manalangin, yung dugong itinigis ni Jesus ang guarantee ng much better covenant between God and man. Tayo po'y manalangin. Sabihin po natin ang panalangin ito, Panginoon, salamat po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa aking pagkain sa tinapay na ito, inaangkin ko po ang kagalingan, kasaganaan, kapayapaan. Buong pusong nananalig ako sa iyong kamatayan. Ako'y may buhay na walang hanggan. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Sabay-sabay po natin inumin ang fruit of the vine. Praise God. Tayo po'y manalangin saglit. Buo ang aming pananampalataya sa pagkain namin sa tinapay at pag-inom sa fruit of the vine. Panginoon, sineselyuhan mo sa aming buhay ang isang pinagpala, mapayapa at matagumpay na buhay. Panginoon, walang sakit karamdaman na mananaig sa aming buhay. Anumang sumpa, anumang curses, anumang negative word hurled against us. Ang mga negatibong pangungusap na binabanggit sa amin, we are nullifying it by the power of the blood of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To you be the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo po tayong lahat saglit as we sing to God be the glory, to God be the glory. At magwawakas po tayo sa isang maigsing panalangin. Diyos, maraming salamat sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa inyong pagsama sa bawat isa po sa aming sa oras na ito, mula pa kanina, sa simula ng aming panambahan. Salamat sa pagkasi ng inyong banal na Espiritu Santo sa lahat ng aming mga instrumentalists, sa aming mga worship team, Lord, sa bawat mga anak ninyo na nagmi-minister ngayong umagang ito, at sa bawat, O Diyos, mga anak ninyong dinako ninyo sa lugar na ito, at kanina, O Diyos, sa mga nanood sa kani-kanilang mga tahanan. Salamat sa inyong salita, sa buhay, at sa pamamagitan ng buhay ng inyong anak, si Pastor Alex Garcia. Pagpalain mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain niyo po ang ministeryo na kanyang, na, O Diyos, na inyong ipinagkatiwala sa kanya. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng mga plano at balakin, O Diyos, ng kanyang, na kanyang pinangunahan, ang North Luzon, ang Central Luzon operations, O God.
I-bless niyo rin po ang lahat ng mga pastors under him. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord God, at hindi din po namin makalimutang itaas sa inyo at nagpapasalamat kami sa buhay ng inyong lingkod, ang aming Bishop Brother Eddie. Salamat at pagpalain niyo po ang lahat ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga apo at manugang, at lahat ng tao o Diyos na mahal at malapit sa kanyang puso. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga bagay, O Lord God, na ibig niyang gawin sa aming minamahal na bansa sa pamamagitan ng kanyang office, the office of the Deputy Speaker as one of the representatives, O God. At ito po ang Sibak Party List na kanya pong pinangungunahan. I-bless mo, O Lord God, ang lahat pa ng mga plans. And Lord, kung meron man po, Panginoon, na ibig pa po nilang gawin before the close of this Congress, Lord, we pray that you'll continue to pour out your anointing of wisdom, quick understanding, knowledge, and the fear of the Lord, O Lord God, upon them. Lord, mula, Panginoon, kay Bishop Brother Eddie at ang kaniyang kasamahan, si Reverend and Congressman Doming Rivera. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, salamat din sa mga anak ninyong dinako sa lugar na ito. I-bless mo po ang bawat isa at ang buong linggong darating, Panginoon, simula sa araw na ito. O Diyos, pagtatagumpayin ninyo ang lahat ng lakad ng inyong mga anak. Lahat ng mga taong kanilang makakausap, makakasalamuha, O Diyos, tunay na mabibighani sa iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na lahat ng gagawin ng kanilang mga kamay ay inyong pagpapalain. Lahat, O Diyos, ng pabor ng Diyos, O Lord God, sa pamamagitan ng pabor ng tao ay kanilang matatanggap, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lahat po, O Diyos, ng mga ventures or appointments, O God, Father, O Lord, ibigay niyo po sa inyong mga anak ang favor in the name of Jesus. We thank you, Lord, at kami nananampalataya, walang magkakasakit sa inyong mga anak, walang mararush sa hospital, walang magkakaroon ng kagulumihanan sa loob ng pamilya, walang mga relasyon, Panginoon, na paghihiwalayin ng kaaway sa pangalan ni Jesus, at walang anumang finances, O God, at mga business or negosyo, O Diyos God, O Diyos, na hindi makakaranas ng pagtatagumpay at kasaganaan. Salamat, salamat po, Panginoon. Ang buong linggong darating ay tunay na isang linggo na punong-puno ng katagumpayan, punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, at punong-puno, O Diyos, ng kasaganaan. Salamat po. Maraming salamat indeed, O God. Your goodness will never come to an end, as your mercy never comes to an end. Surely you are good. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, at hindi ka kailanman hihinto sa paggawa ng mabuti sa aming mga buhay. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, tanging sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sisigaw ng Amen and Amen! Praise the Lord! And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ. Subscribe to youtube.com/JIL Worldwide and be updated with the latest teachings and other church happenings. Click the subscribe button now.